Ito'y iyong ginagawa ang aking kita ng kaawa
Kalulungkot ka sa akin na ulo ko ay nalisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastor ko ay Panginoong Diyos sa iya ang dahil ko. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa aking tatanggalin at ang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at maranahan. Pastor ko ay Panginoong Diyos sa iya ang dahil ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Ikaw, Pedro, ang saliga ng aking simpa, ang banal, na daig ang kamatayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumagot sila na ang sa atin ng dalawang si Juan Bautista kayo. Sabi naman ang iba si Elias kayo at kung sasabi pa si Elias kayo o isa sa mga propeta. Kaya naman ang mga kasabi nyo, sino ako? Tanong niya sa mga. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabawag ka si Juan na anak ng Jonas. Sapagat ang pagkakuhan ng hindi nangyari sa iyo kung sino mang tao ang pinangangalang na sila. At sinasabi ko naman sa iyo, ito ay Petros at sa ibabaw ng pagkakuto ay tabi ang maraming sa paan at hindi makapanan ng isang tanghay ng kapagmulihan ng kamatay. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kahanan ng dami ay pagbabawag ko sa dulo at pagbabawag sa lahat ng ipahintulog ko sa lupa ay pahintulog ko sa lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. O mo'y kamustahan na lumukukan ni San Pedro. Sabi na rin, ano ba yung mahalaga? Yung lumukukan o upuan o yung tao nakaupo roon. Para ko ang mahalaga kasi walang alala ng upuan o walang tao. Wala rin naman halaga kung mayroon ng tao at walang lulukan. Yung lulukan ay yung office, yung katungkulan. Walang partikular, walang katungkulan na ibinigay ng Diyos kay San Pedro para kami magpapakalaga ng simbahan. Tawagin ko natin ang papasin. Pero kung bago kung isang iba ng tinglang kundiyan at bakit tayo ng mayroong papa ay pero dahil sa maraming hindi nila naiintindihan ang pinahayo ngayon sa banal na kasulatan, paliwanag na sinabi ni Jesus, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng bato ito. Sabihin sa ibabaw ng opisina ito, ang pinapanayuan mo, ang pinalalakad mo, na kung tawagin natin yun ay yung kinatatayuan ni Papa Francisco ang kahalili ni San Pedro bilang itinalaga ng Diyos na mangalaga sa tunay na simbahan itinatanda. Yun yung kaalagaan ng unang simbahan ng tinatag ng aming Panginoon Jesus Kristo.
na pakiyang hindi lang kung sino pang ibang salita. Matulad ka ng alaga ang pagsimba. Kaya nga po, baal ko na pagkiliho namin sa araw ko ito. Sabi mga piyasa sa bali, iba namin mga paragrama na ilangon. Kasi pakipan ko na mga aking parto. Wala naman ang tuwing kabistaan ni San Pedro. As long as may kakayanan tayo, sinasama namin ng patron. Medyo may kasama ka lang ang sakripisyo. Kasi nakainan mo sa bayan. Yung aming patron, yung ay talagang mabubala. At dinadala mo yung araw para makiksa sa lahat ng mga parokya ng San Pedro. Ay kung ngayon ay labing lima na nangkaamin sa parokya ng San Pedro. Kasi lahat overall ay labing anim na ang mga parokya sa lumulang ng San Pedro. This is the biggest na kapulungan. Kasi kaya ng dalawang parokya, dalawang bikarya ang nalikot sa bayan ng San Pedro. Being populated. So, hindi naman tayo at mahilig na kapustahan sa araw ng bayan ng San Pedro. Ganon din po ang parokya ni Tuglukan sa Pedro sa Balibago. At saka yung aming mong seminaryo sa San Pablo. Kaya ang tawag ng aming seminaryo sa San Pablo ay St. Peter's Cabin Seminary. Ako sa mga hindi lang ng kami ay pinagbibiwang natin ang kapistahan sa araw ito. Sa pangalaga, na nawa ay tunay ng pagkabalaga sa pagpunulong ng Santo Papa ang pagkabalaga sa sabay ng Pilipino. Ito yung parang naabot. Sabi nga po natin, ito yung pagtagod na tayo ay ginagawa ng pagpunulong ng Papa. Lalo-lalo po sa mas malalim na pagpapag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 p
lago ang aming pananampalataya. Kasama ko dyan ang patuloy ng pagkasatagumpay na pakinisa naman ito yung Kristo. Ang pamamalasin mo natin yung ikot yung aming buhay pananampalataya sa pakinisa naman ito yung Kristo sa pamalangin. Sa pamagitan ng ating halimbawa ay maging kapahintaan para doon sa iba at sa pamagitan ng ating pamamahala. At yan ay kaatupan sa patuloy na paglalaki sa pagbibigay at pagsiyo ng intensyon ng Santo Papa. Pero kung isang sabi namin lalang dalaw ng pagkakaya ng pangaroon ng Pugulis, we always look for the intention of the Holy Father. Sa mga tawagin ko natin ng mga apostolado ng paglalaman, mayroon silang punto. Natuon talaga na kasalanan yung bawat intention ng Santo Papa every month. Pero kaya ko hindi ninyo alam kung patuloy ng intention. At sa kaya kung may otro kayo, pwede nyo makimag-asunod yung monthly
na panalangin ng Santo Papa. Pero simply, simply by saying, for the intentions of the Holy Father, para sa intention ng Santo Papa, tayo yung kakaroon ng mamigit na panalangin, yung pagkasalangin, yun ay intention para po sa kapulungan ng buong simbahan. Simbahan ng Musa ay hindi nila nabigang si Santo Papa ang overseer. Yung technical term na ginagamit namin ay vital trust. Ikaano ni Kristo. Kumakaawa kay Kristo dito sa lupa. Na makita. At ako, lalagyan ako sa intention ko ng Santo Papa na sabi ko ako ay tayo pumunta sa mga sulok-sulok. Ang tunay na magiging natin ang patuloy na magtugon ang pagkasakasungkaran ng aming pananampalataya. Nanawa ko ay patuloy na tulog. Kasama ko ako yan, yung pagkantayan ngayon ng aming sumpa, kasama may pagpatuloy natin. Yung titintoy-toy, kalaw ng aron ng katolikong kasampahan ay maging bahagi mo ng ating panalangin, ang patuloy ng panalangin. At yung ating po patuloy ng pagtugon sa pinaulangin ay yung dinong ating panalangin sa parang sa mga kasalit. Panalangin para sa mga kasalit. Sabagat makita ko natin, sabi ko na natin natin natin, kasi yung isang corporal world sa Christ. And spiritual world of Christ. Particular pa yung spiritual. Kasi we pray. We pray for the sick. Wala pa po dito yung pagtala. Wala pa dito yung pagtala. This is just yung that the spiritual world of Christ. Na magkusin ko ay isa lamang sa mga spiritual works of Christ. At ito yung isang bagay yung kinakita ng ating palakasin. Sa ginawa ko, sa talagalan ng ating amor, na hindi na mamatid ko sa iba sa kasalukuyang panahon. Sa kaya ko sa wali ng sabi, as of 2010, ay 80% talaga ang katulog. Yung huling tatlong dekada, 30 years ago, or 40 years ago, we are 85. Ngayon, 80% na lamang. Malaki pa rin. Percentage rin. Ay malaki po yung napapakas sa atin. At isa po sa bahagi ng aking pagkakilal, ngayon, na baka kasi kulang tayo na makita at pagpakita yung spiritual and corporal roles of Christ. At kami mo yung nakahawakan na pagkilos namin ng mga kanyang parangayang musikan ng Katoliko. At isa po yung gawin natin kanyang kalina, yung panalangin ng sa mga musikin. Hindi naman yung kaya pagka na pera sa sabi, sino sakit ang kaibigan ko? Kaya sakit ka naman. Nanay ko. Hindi na lang. Boy ka rin. Kaya ka nang dalangin sa mga musikin kasi spiritual purpose of Christ.
Bukunin natin bilang mga Kristiyano, bahagi na namin ang pananampalataya. May sakit ba tayo o wala? May kapag-alang ba tayo may sakit o wala? Magdasal na tayo para sa pag-usap. Prayer pa ano? Hindi pa yung corporal work sa Diyosyo. Kaya isa pa lang ako sa mga ako, ipakilangan mo at ipakilangan mo ng mga ako. Hindi lang ako sa mga bato nagkawas sa mga, kasi may sakit yung pinagin ko. Kapag sinabi mo kaya ako pinagawa, sige, ibigay ko siya. There is something for you. Kaya ako magkawas sa mga, sige, ibigay ko siya. Kasi nanay mo siya. Kasi tatay mo siya. Kasi alam mo siya. Pero kapag ikaw ay ito sa napulong may pamahit mo natin na magkaling nagkarasan ka sa pag-isip. Kasi ang tungkulin ng isang Kristiyano Katoliko, isa niya sa mga tungkulin ng mga Kristiyano Katoliko, na nanong lalo mo pinakita, isang mag-inipos ang patrot ng mga isang. Isa lamang doon. Pero hindi ka man yung may pamasok na ito, lalo na yung mga ito sa kapistahan na lukluma ni San Pedro. Ang patuloy na San Pedro. At ito po isang mga mapatangalataan natin ang mga kapwang pananampalataya. Simple ba yung bahagi ng mga parokya? Praying for the sick. So, bukas po ay Webes ang muli tayo na hanggang para sa ngayon basa ng kabaw.
Kailangan ito yung mga ano, dahil yung mga pag-aali natin ito ito ang Diyos sa mga kapatid. Tanggap ko naman ang Panginoon, ito panghain sa iyo mga kapatid, sa pagpunan ng kapatid, sa ating kapatid ng kapatid sa buong sa bayan ng kapatid. Ama namin ang Panginoon, ito. Pangunapan ang mga pagdalog ng simbang na dahil ng mga kadalan, upang ang pagkatuloy ng sampedo ng ibang pastor, hindi mo marating sa iyong pamanang walang mga sa pamagitan ng pananampalataya may
pinagasin sa iyo ng pagbubuhay ay hindi na ang mga tawad mo sa patuloy mo sa kaliwan ng tawad sa tapang ng tao na kasal sa iyo ay walang bukas kaysa na maaaw na rin pa rin ang Diyos ng Diyos sa iyo sa iyo kanyang esposa. Isan mati ang lahat ng mabalas na ito ay hindi sa ibigin ng kaliwan sa iyo. May pag-iwas naman namin ang pag-uli sa kalangan mo sa magiging niya ang aming Panginoon na Yesus Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa kalahat ng pagpapatuloy sa iyo, Diyos sa mga kapatuloy at kasama ng Espiritu sa ako, makakasawa natin ang Amen. Obama, tunay namin ang mga ipanalangin ang pagkukulang ni San Pedro.
Ang pag-ibig ng awa ng Diyos na nalang.